Good morning, guys. Happy today's what? Tuesday. Today, happy Tuesday. Look at this. Zach's working on his Adam's apple. Look. Is it Adam's apple? Yeah. Yes. No. It's Adam's cube. Nabili ko din to sa blessings in a bag for $1. Look. You get the game. I'll show you only one. Okay. First, we do this. Then, Perfect. So there are different shapes doon sa cube, and you get 6 pieces of puzzle, and you have to make it fit everything. If you do not know, there's a way you can keep it. What? In the Oh, there's a reference book pala, or a reference guide. You don't cheat. That's not nice. If it's too hard. If it's too hard, okay. Give it a try. I think you can do it. Okay. Yeah. We're gonna do our word. Ito yung ginagamit naming daily Vivo. Pag may school. But even without school, like today, we're gonna read this. Maganda to. I like this book. Very, like sticky situation siya. So, may mga question, may mga situation. Then you're gonna read it, and then parang what do you think this one will do? So may mga choices, and then you go to the Bible and read the passage or the verse, and then you discuss. So it's very, very engaging din. Kaya they look forward to this school namin. So even without school, we're doing this. Okay, you wanna do our sticky situation, ha? There's no more of this. We are on, this one. Okay, what chapter are you looking for? 15. Wait. Oh, you're almost there. Okay, verse 3. Can you find verse 3? Found it. Okay, can you read for me? 3 up to 7, okay? So, Jesus and Evan eat with them. Jesus and? So, Jesus told them this problem. Suppose one of you has a hun. Suppose 100 sheep. 100 sheep. 100 sheep. And lose one of them. What do you leave the other? 99 sheep in the pasture, and you cannot so see. So small. The words are so small. Wait, let me see. Find the pasture, and I'll continue. Find the pasture, and I'll continue. Pasture here. And may dumating pala akong order from Lazada noong March 27, diba yung birthday sale nila. Ayun. Ako nabudol, char. Hindi naman, not necessarily. Pero I really wanted this for the longest time. So, umorder ako. Basta lahat na in-order ko ay panghalaman. Naka 50, mahigit ako. And one of those orders is this one. Kasi nga, diba, gusto kong buhayin yung aking kamatis plant. So, I decided I'd get this plant tonic 4-in-1 solution. So, it's an organic fertilizer, natural pest repellent, soil revitalizer, and fights viruses and diseases. So far, wala pa naman akong problema sa mga any pest or diseases sa mga halaman na tinanim or mga meron ako. So, sana magkaroon. So, I got 2 kasi naka-sale siya pag dalawa binili mas mura. And then pala nilipat ko na dito
Tadan! Yung aking weight against the light eh. So yon, nilipat ko sila dito yung aking pothos and philodendron Brazil. Kasi pag nandun sila sa may bintana, napipit-pit sila. Tapos feeling ko, natatamaan sila ng, well, specifically itong si pothos, natatamaan ng direct sun. Kaya siya merong mga burn marks. Parang feeling ko burn marks yun. Yung mga brown-brown na yan. So yun, ano naman ako magdilig sa kanya. Regular naman ako magdilig, di ko naman siya pinababayaan matuyo ng sobra. So, feeling ko yun yun. So, parang feeling ko, mas naging masaya siya dito, sa side na to. South pala to, south facing window. So, doon yung north. Yung east, bali dito, wala naman bintana sa east part. So, south is okay din daw. So, yeah. Tsaka si philodendron ko, parang medyo mas maganda na yung feel nung dahon niya, unlike last time na parang ang ano niya lang, ang lambot niya. Ngayon parang medyo mas firm yung feeling. And then itong dalawa nilipat ko din dito. Yan. Ito marungkot pa din. Hintayin natin humaba yung stem. But yan, meron siyang bagong sibol. So yeah, tsaka feeling ko talaga mali yung soil na tinuro sa akin. Nilagyan ko ng sandamakmak na fertilizer yan. So, inintay ko dumating. So, bumili na ako. Nag-order ako ng gagawa na ako ng sarili kong potting mix para dun talaga ako sa sure. Kasi parang feeling ko mas tama. So, bumili ako ng Coco Peat, Perlite, Vermicast, and Carbonized Rice Hull. O, diba? So, ako na yung gagawa ng sarili kong potting mix para sure ako. Kasi ito, yeah, it, like itong money plant, ano to, Chinese money plant, ginawa ko dyan is parang puro fertilizer. Yung tinanong ko kasi yung lalaki, sabi ko, anong, pag nirapat ko to, anong gagamitin ko, tinuro niya yun. Tapos nung, diba, habang nag-vlog ako, siya ako na nagbasa na fertilizer yung nakalagay dun. So, parang puro fertilizer na lang yata. Tapos may konting halo nung original niyang soil, potting mix. So, kaya feeling ko hindi sila nagta-thrive, pati yung isa ko. Anyways, kahapon, what are you doing there, guys? Maybe a base! Kahapon, meron na naman akong nadagdag. Tadjan! Diba? Gusto ko maglagay ng halaman dito sa part na. Sabi ko, gusto ko may halaman sa kwarto. So, bumili lang ako. Mura lang kasi itong pothos na to. Dos lang. Nabili ko. So, yeah. Yan muna siya. Hindi ko alam kung okay siya na nasa aircon. I mean, syempre sa gabi naka-aircon. Pero I think should be okay. Very resilient naman yung poto. So, eto walang brown-brown. Let's see kung magbo-brown-brown siya in the near future sa akin. Hindi ko na maalala eh yung itsura ng potos ko nung yung isa nung bagong bili ko. Ayun. So, anyways, magbibis muna ako. Lalabas kami. Magpa-practice ng scooter. Mamayang hapon, hopefully matuloy sila mag may pupuntahan kami dito ang bagong bukas na super laking playground. May playground, may sand area, may water play area. Super laki. Merong nature-nature dyan sa may East Coast Beach. Matagal na yung sinarado. Dati merong talagang parang may swimming complex yata doon. But never kaming nag-swim doon. Parang nung time na lumipat kami dito, close na yung establishment na yun. Pero feeling ko nag-start sila ng construction nitong bago. Parang siguro 3 years ago yata. Mga ganun. So, nagbukas na siya nung Sunday. Sabi ko nga sakto na ano namin, school break namin. So, mas maganda sana pumunta ng morning. Nagbubukas siya ng 8 o'clock. Pero never naman kami nagising ng ganong kaaga. So, sabi ko, sige, hapon na lang. Tapos, ayun nga, sakto sila mag, meron silang, ay, hindi pala sakto kasi na timing na meron palang check-up si Ezra mamaya sa pedia. 3 o'clock yung appointment nila. So, if matapos sila na maaga,
diretso na susunod sila. If not, baka hindi daw sila matuloy. So, kami, sinabihan ko na yung dalawa na nalaalis kami mamaya 3:30. Kami mga 3:30 kami aalis. Tapos lalakarin lang namin yun. Pero sabi ko kanina, you can bring your scooter ka. So, si Zeb na lang may scooter. Pero yung scooter ni Zeb, actually, pang height na ni Zach. Pero hindi sanay pa si Zach dun sa scooter na yun. Kasi iba yung gamit ni Zach before. Naninibago siya. So, sabi ko, practice namin. Si Zeb, bibilhan ng scooter, tsaka ng bike. Actually, pati si Zach. Pero hindi pa rin namin nabibilhan. Kaya yung daddy. Hindi pa kami napunta ng Decathlon. So, ayun. Sabi ko, practice ng scooter para mamaya. Kasi medyo mahabang lakaran yun. And yun lang naman yung way. Hindi kayo makapag-bus doon. Wala. Meron, pero parang iikot kami. Tapos yung bus na yun, madalang nandumaan. So, walking is the way to go. So, yeah. Ibigis na ako. So, update sa kamatis. Buhay pa siya. Yehey. Hindi ko pa pala magamit yung fertilizer na basa ko dun sa bote. Sabi, use early morning or in the evening. So, hindi ko pa ma-spray ngayon kasi nga siguro masyadong mainit. Di pwede. So, eto, medyo feeling ko medyo mas okay-okay pa. And my lemon tree. My lemon. Tumubo siya. Meron ding isa dyan. Tapos, guys, nabulok na yung binabad ko sa update na to. Yung binabad ko dito, nabulok na. Kasi feeling ko na sobrang ako ng tubig yung paglagay. Plus, eto, niridu ko. Sa mga napunod ko din kasi sabi, it's better to use either distilled water, rain water, or yung water from the tap. Pero, 24 hours ng, alam nyo, parang nakatenga. So, kahapon, umulan ng malakas, nangolekta ako ng rainwater. So, yun ang ginawa ko. At sila pa rin yun, same dahon pa din yun. Pero, ginito ko sila para hindi nakalubog kasi pag nakalubog lang sila all the way, nabubulok. So, nilagyan ko ng stick para yung tip lang talaga nila yung nakababad. And yeah, so far so good. Yeah. Okay, let's go na. What's happening? Eh, you might fall, Zach. Might fall. Be careful. Dito kami sa Hawker. Bibili na lang ako ng food since di ako nagluto. Dun sa Thai Aroy. Yung favorito namin na ano, garlic pork rice. Okay. We're here, nasa beach part. hindi ko pa sinasabi sa kanila where exactly where we're going. Hindi ko rin pinakita yung picture. Sabi ko, surprise. So, come on, this way. Sarap. Sarap sa tabi. Yep. It's a different. It's a different playground. I told you, it's a new one. And we are doing waffle. Oh my goodness! All I hear are complaints. Andito na kami, guys. Medyo. Oh yeah, you didn't bring your scooter. Why are you coming? Never mind. Medyo majinit, ha? Sabi cloudy. Ayun, ang ganda nito. Oh, nakalagay. Wait. Ayan, ang ganda nito. Outdoor classroom by the sea. Fairy nature. Ayan, may mga pangalan yung halaman. I spy with my little eye. Nice, nice. May hornbill dito. Alam ko, nabasa ko may hornbill yata na pwede kang ma-spot dito. Ayun yung bahay niya. O, diba? Nice. Nice. Oh, my coffee. Love it.
meron nila yung mini pool. Ayan yung ano, slide against the light eh. Pero ang taas. Ay, dinizak niya sa mataas. Ah. Okay, yeah. Like hidden spots so you can play. It's so nice for nature play. Love it. Is that a slide? Hey, tatay sunblock. Oh, pea shooter. Ayan na po sila. Actually, kanina pa. Ngayon lang kami. Oo. Kanya-kanya yung mga bagets. Eh. Dito na si Zion sa play. Sa sand pit. Kanina nandito si Zach. Habang nagsaslide si... Ayaw niya ng mataas din. Ayaw din niya. Pinipinit na eh. Masyadong mataas yan pa. For 13 years old. And ano nga eh. For 13 years old nakasulat. Eh, hindi nakapag-slide si... Hindi, pwede naman kung matapang ka. Si Zeb din natakot kasi masyadong mataas. Ito, hindi rin. Umakit siya dun sa net. Inakit niya hanggang tuktok pero binaba niya yung paano. Binaba niya. Si Zach dun, oh. Kumibili ng ice cream. Sabi ko, wait lang. Hintayin natin si Kuya. Sabi niya, I can check what flavors they have. Binigyan ko na ng pera para bumili na. Nabobore daw siya. Ayan na. What flavor did you buy? Coconut. Coconut flavor ice cream. Kaya pala, $5 yan. Okay, eat it na. Usus. Good. How many thumbs up? Two. Can I try it? Two. Mmm, good. Uwi na kami. Ang kita, may ilaw-ilaw din dyan, oh. Pag sa gabi. Let's go! Sila magta-taxi. What? May daan-daanan kami. Parang parrot. Ano to? Parrot show ba to? Mga naka-display yung parrots nila. Okay. We're home, guys. Mahaba-habang lakaran ka sila. Eh, wala. Katapusan ng pagre-reklamo. Tundal ko. Daddy, come here! Wait, Zeb.
lalo na si yung huling gift ko dun. Anyways, marag naman. So, ligong-ligo na ako. But first, ta-da! Hornbill. Ah, the parrots. Yeah. Later you tell daddy after you take a bath. Hornbill. The one, the bird in the playground there. Hey guys! Wait! You want to see your tutoy? Later, later. I'll block it. No. Later. Ayun na nga. So, bigay ito sa akin ni Mag. Yes, thank you, Mag. Kaya wala daw nainom sa kanila. At nakikita niya yung mga iniinom ko. So, lagi ko ito sa freezer. At mamayang gabi, meron tayong session. Sarap niyan. Sarap niyan. Lamig. Thank you so much, guys. Yeah, ready go si Zeb and then magde-dinner and then yeah, that's it. Okay. Ano ang sarado ko? Yun. Okay, papahinga lang ako sa gata makaligo. Okay, before I forget, let's do this. Ito yung excited akong gawin kanina pa. Let's shake daw before using and then spray on the stem, the soil, the roots and the underside of the leaves. So gagawin ko yan lahat dyan. Wait. Okay guys, I feel so fresh. Finally, makakain ako. It's 9:20. And yeah, nagsalang pa kasi ako ng labada. Yung mga ginamit nila kanina. Sinabay ko na ng laban ako. Nagsalang na ako ng mga labada para tomorrow. Wala akong lalaban. Anyways, I'm gonna end the vlog now. Makakain ako ng dinner. Let me check my apps. Bala kong uminom nito later. Lamig. Bala ko minom nito later. Pag napatulog ko sila ng maaga. Or, yeah, pag nakatulog na sila. I'm gonna watch some Netflix. And, you know, bumili ako ng, naubos na namin yung mga cheese-cheese namin. So, bumili ako ng, ano, nag-repurchase ako nitong pepper jack. Kasi it's, out of all, ito yung parang pinakamasarap. So far, sa na-try namin. Yung Kobe, gusto ko din. Pero parang masarap yung ano, mas malasa. Anyway, I'm gonna end the vlog. Di ko alam kung gano'ng haba yung vlog na to. I will see you on the next one. Definitely, babalik kami doon. Sabi ko nga, pero dapat pag bumalik kami doon yung umaga. Para wala kami kasabay ng mga ibang bata. Pag yung mga nasa-eskwelahan yung mga iba, di ba? Kaya kanina medyo matao kasi hapon na. So, mga nag-out as a school. So, pupunta kami ng morning doon. Siguro mga kasabay lang namin, mga toddler, yung mga hindi pa nag-school. So, yun. Pero kung kailan kami babalik doon ng morning, you'll see. Anyways, yeah, bistayin nyo yun, guys. Kung, well, not necessarily kung malapit kayo sa area, pwede nyo naman din dayuhin. Kasi maganda siya, ang daming pwedeng gawin. So, yeah. Thank you for watching and I'll see you on my next vlog. Bye guys, good night. Don't forget to subscribe to this channel and Zeven's channel.